So, ayun mga kamaster, no, sa mapagpalang umaga ay hapon po sa inyong lahat at na-taud bilang minasyaitan ni Rajim, bismillahirrahmanirrahim. So, sa araw pong ito, nandito po tayo sa Bagumbong, Caloocan. Meron po tayo itong refrigerator na natatak ay Samsung Digital Inverter na naman mga kamaster, okay? So, ito po ay hindi na raw lumalamig as in, okay? Then, tuklasin po natin sa mga oras nito kung talaga naging problema ng refrigerator, kung bakit hindi na siya lumamig totally, okay? So, pansinin ho natin dito sa kanyang drain pan, meron hong tayo nakitang leak. Oh, no! So, kapag kaganito ang ating nakikitang problema mga kamaster, no? Lagi kong pinapaalala yun sa ating mga kababayan na customer, maging sa mga technician, na tapatin na po natin ang ating mga minamahal na customer upang hindi na po sila umasa. Pagka ganito ang sitwasyon na inyong na-encounter, ang tawag po dyan ay 50-50 chance. 15 good, 15 bad. Kaya nga 50-50. So, dahil ang nangyayari dito, posibleng nakahigop na po ito ng moisture, dumi, langis, tubig, at kung ano-ano pa na ating nakikita dito sa loob ng drain pan. Asahan natin na yun na rin po ang nasa loob ng system, pati dito sa compressor. At posibleng, siyempre, barado na rin ang ating capillary. Okay, so, ito yung ating nakitang problema sa mga oras na ito, mga kamaster, no, na mayroon pong leak sa ating drain pan kaya hindi ho lumamig ang ating refrigerator. Okay? So, posibleng hindi nila napansin na may unti-unti na palang nawawala ang lamig pero ang hindi nila alam na may leak na pala dito sa loob ng drain pan mga kamaster. So, tayo po ay mag-evaluate muna. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. Okay, pagkatapos natin mag-evaluate sa UV, meron tayo nakukuhang 13.3 ohms, UW 13.4 ohms, then VW ay 13.2 ohms. So, ang alam naman natin na ang good resistance ay equal, mga kamaster. So, hindi ko naman sinabing sira. Kaya, patuloy pa rin tayo magda-diagnose sa mga oras na ito, mga kamaster. Okay? Ang topic po natin sa oras na ito ay, papaano nga ba mag-check ng IPM accuracy? Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung tungkol dito sa driver board. Kasi maraming mga kababayan natin technician na nagtatanong sa atin, ano, na kamaster, paano mo malalaman kung sira ng IPM ng driver board ng Samsung Digital Inverter? Sabi ko, sasagutin ko po yan kapag ka tayo ay naka-encounter ng problema sa site, no, na same ng inyong katanungan kung paano nga ba mag-check ng good at bad na IPM. Okay? At kung halimbawa, bad ang IPM, ano ang nagiging epekto nito sa ating refrigerator, particular sa ating mga board. Okay? Ang pinag-uusapan ho natin ngayon ay yung driver board ng Samsung Digital Inverter. Okay? So, ang paano nga ba, no? Paano nga ba mag-check ng IPM? Ayusin na natin yung ilaw. Yan. Okay. So, ang tanong, paano nga ba mag-check ng IPM? IPM accuracy. Paalala ha, IPM accuracy ang pinag-uusapan natin sa mga oras na ito, mga kamaster. Okay? Ganito lang ho. Tatanggalin lang ho natin itong terminal ng UVW ng compressor. Sundan nyo ho yung aking tinuturo. Napakahalaga po nito. Kahit hindi po kayo technician at kahit customer ho kayo, basta meron lamang po kayong tester. Sundan nyo lang po ang aking ituturo sa inyo. Makukuha nyo po ang problema ng inyong mga refrigerator, particular sa mga inverter. Tinuturo ko ito, hindi po ako nagdadamot ng aking kaalaman, nagbabahagi po ako ng aking nalalaman, no, at isinishare ko ito sa ating mga kababayan na technician at dun sa mga customer na gustong matuto at mag-DIY sa kanilang mga refrigerator. Okay, unang step, kung inyong makikita, mayroon tayo dito nga nakikita na terminal, no, UVW. Okay, tatlong terminal, triangular ho siya, okay? So, ang gagawin ho natin, wala ho tayong ibang gagawin, kundi iset ho natin yung ating multi-tester, yung ating digital, sa ohms. Okay, ohms, naka-resistance ho tayo. At pangalawang gagawin natin, itong ating test prod, kahit ano dito, kahit magkabalitag kayo dyan, walang problema. So, ang ulahin natin, itong sa taas, itong U. Okay, pagpalagay natin itong U, ito yung U. At ilalagay ho natin itong isa dito sa kanan, sa W. Okay? Then, tingnan natin. Meron tayong nakukuhang 1.7 mega ohms. Okay? Pansin nyo, 1.7 mega ohms. So, tama po yan. Then, ilipat ho natin itong kulay itim sa kaliwa naman. Yan. Lipat ko ha. Yan, nilipat ko na. Yan. So, from U to V. Meron tayong nakukuhang 0.9 mega ohms. Nakikita nyo, mayroong
nag-iiba, no? May pagkakaiba. Kanina 1.7 mega ohms, ngayon naman ay 0.9 mega ohms. Okay? Ang gagawin natin, susunod, etong kulay pula, ililipat naman natin dito sa kanan. Dito, yan o. Yan. Okay? Basahin natin. 0.9 mega ohms ulit. Okay? So, may naiba. Ang naiba ho dun ay yung from U to W. Okay? Ulitin natin ha. Ulitin natin. O, yan. Sa, disregard nyo itong overload protector, mga kamaster. Okay? Disregard nyo yan. Wala ko tayong pag-usapan dyan. Ang pinag-usapan ho natin ngayon ay yung terminal ng compressor. Yan. U, V, W. Pagpalagyan natin ha. U, V, W. Unahin po natin sa U, sa taas. Yan. Ulitin ko ha, para mas maintindihan nyo. Para malaman natin kung good ang ating IPM accuracy. Tinuso ko na sa taas. Yan, tinuso ko na. Yan. Then, ang kanan, kulay itim, itutuso ko dito sa bandang kanan. Basahin natin. 1.7 mega ohms. Okay? Ililipat ko ngayon yung kulay itim at yung kulay pula ay standby, steady. Dilipat ko. Tinanggal ko na. Ililipat ko dito sa kaliwa. Yan, nakatusok na. Yan. Basahin natin. 0.9 mega ohms. Okay? Yan ang gagawin natin. Itong kulay itim naman, naka-standby, tatanggalin naman natin yung kulay pula. At ililipat natin dun sa bandang kanan. Tinanggal ko na. Okay? Ililipat ko dito sa bandang kanan. Tutuso ko. Yan. Yan. Basahin natin. 0.9 mega ohms. Yun. So, ibig sabihin, ang tanong, kamaster, ano yan? Ano nga pinag-dadaldal mo dyan? Ano ba yan? Di ko maintindihan. Yan. Ibig sabihin yan, may problema ho yung ating IPM. Oh, hindi, yes, hindi po accurate yung ating IPM. Okay? So, ituturo ko sa inyo. Babakasin ho natin yung ano, yung board. Yan. Hindi na ho natin puputulin yung video. Yan. So, ito ho yung ating driver board, motherboard. Tatanggalin ho natin tong ano, itong kanyang connection. Yan. Then, itong communication. Yun. So, napulot na natin. Then, check natin sa baba. Yan. Check natin. Para ipakita ko sa inyo na may problema ho ang ating driver board. Particular sa IPM, mga kamaster. Okay? Yan. Then, bago tayo, ano, bago tayo magagalaw-galaw dito, syempre, lagi nating aalalahanin yung filter capacitor. Okay? Kung may tester kayo, pwede nyong kuhanan ng voltahe kung may presence pa ng voltage. Set nyo lang ho yan sa DC volts. Dito, DC volts. Okay? Then, hanapin yung yun, yung negative. Yan. Doon nyo i-test negative. Negative. Then, naka, ano tayo? Naka, tawag dito, naka DC volt tayo. Tingnan natin kung may presence pa ng voltahe. Yan. 0.5 volts DC na lang. So, mababa na lang ho yung voltahe na nandito sa filter capacitor. Pero ganun pa man, syempre, i-short pa rin po natin siya. Para sigurado. Okay? Para safety ho tayo. Lagi ho nating alalahanin ang ating safety. Okay, eto na. So, eto na yung ating ano, no, issue. Ito po yung IPM. Okay? Yung IPM na to, meron tayong UVW. Asan ho yan? Ito ho, oh. Kita ba? Yan. U, ito yung power supply, ah. Itong dalawa, power supply. Ito yung UVW. Klaro? So, yung UVW, magbilang ho kayo mula sa kaliwa, okay? Mula sa kaliwa, isa, dalawa. Okay? Yung pangatlo dyan, tatlo, apat, lima. Kasi meron siyang anin, pito, walo. Mayroong walong paa to. Ulitin natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo. So, mayroong walong paa itong IPM. Okay? Yung walong paa na yan, yung tatlo ho dyan ay UVW. Klaro? So, para mas makita natin, okay, set ho natin sa times 1 yung ating analog. Okay? Gamitan ho natin siya ng crocodile clip. Okay, ito na. O, ha, okay? O. Yan. So, ulitin natin ha, para makita ho natin kung hanapin muna natin yung UVW. Ulit, itong nasa kanan, UVW. UVW. Okay, hanapin natin ito kung asan yung UW na yon, UVW. Ilalagay ho natin to dito. Yung kulay itim, ilalagay ho natin sa U. Yan. Then, hanapin natin doon. Yan. Hanapin natin dito. Wala. Wala. Yun. Okay. So, pumalo, ibig sabihin, yung pangatlong terminal mula sa kaliwa, yung pala yung U. Yan o, U. Pag tinanggal ko to, tinan nyo ha, yan o. Wala. Babalik ko. Yan. Ibig sabihin, ito yung U. Sa IPM, yun naman yung pangatlong terminal mula sa kaliwa, yun yung U. So, sundan natin. I-ano natin, ilagay naman natin sa V.
Pang-apat na terminal, ha? Pang-apat na terminal na tayo. Okay, nasa V tayo, hindi pumalo. Ilalagay ko to sa V terminal. Yo, nayan pumalo. Klaro. So nasa V na tayo. Yung V ay pang-apat na terminal. Yung U ay pangatlong terminal mula sa kaliwa. Lipat na naman natin sa W. Ililipat ko yung terminal sa pang-limang terminal. Yun. Lipat naman natin to sa W. Yan, o yan. Okay, ibig sabihin, na-identify na natin kung saan nga babanda yung UBW kahit hindi nyo napatuwa din. Basta magbilang lang ho kayo ng mula sa kaliwa. Okay, pang-lima yung ating W. Pang-limang terminal o pang-limang paa yung ating W. Okay, ulitin natin ha. Itong isa, dalawa, tatlo, U, apat, V, lima, W. So, pang-lima ang W. So, basta madaling sabi, itong tatlong terminal na to, ito yung U, V, W. Klaro? Okay, so since na nakita na natin kung asan yung UBW, ang gagawin ho natin, magpuprovide ho tayo ng another na driver board, which is ito ho yun. Ito yung dala ko, ito yung original, pero pare sa original na. Ito yung stock na nandito sa unit, ito yung dala ko. So paghahambingin ho natin kung anong magiging pagkakaiba ng sirang IPM. Ibabalik ko ho ito doon sa unit, okay? Yan, babalik ko ho. Balik po natin to. Yan. Then, ito naman communication. Dito banda yan. Yan. Then, kuhanan ulit natin ang IPM accuracy na nakakabit itong ating mga terminal. Klaro? Okay. Wala na putol-putol ito. Okay. Gawin natin. Asan na ba yun? Yan. Ito yung ating daladalang board, no? So, naisalpak na natin yung board. Ulitin natin. From U to W. 1.7 mega ohms. Okay? Then, from U, ililipat ko to, kulay pula, sa V. O, 0.6 mega ohms. Then, ililipat ko naman itong itim dito sa W. 0.6 mega ohms. Okay? So, ang gawin natin, para mas kapanipaniwala, okay, ilalagay natin itong aking driver board doon sa taas. Yan. Yan. Wala nang putol-putol to. Yan. Diretso na natin. Nandito na eh. Okay. Tanggalin natin to. Tanggalin natin to. Dito ka. Ilalagay natin itong aking driver board. Yan. Pinapakita ko lang sa inyo mga kamaster na kung paano mag-check ng IPM. Yung IPM accuracy. Okay. Para ito doon sa mga baguhan na technician at maging doon sa mga customer na nais matuto. Okay, at mag-DIY sa kanilang mga refrigerator. Ayan, okay na. Nakasalpak na ha. Nakasalpak na yung aking driver board. Check natin dito. Sa baba, kung makakakuha pa nga tayo ng magandang parameters. Ayan. Okay, okay na. Ayan. So, as is, gaya ng dati, i-check natin yung IPM accuracy. Same process ha. Okay. Etong taas, ilalagay natin yung, kahit, sabi ko sa iyo, kahit alin din dito sa dalawa, pula o itim. O ilalagay natin yung kanina, pula, di pula, ayan. Kulay pula. Nakaseto tayo sa resistance. Kulay pula, yung itim, kulay sa W. Tingnan natin, basahin natin. 1.7 mega ohms. Okay, 1.7 mega ohms. Tatanggalin ko yung kulay itim, yung kulay pula, standby. Tatanggalin ko to, ililipat ko dito sa kaliwa. Dito. Okay. Ayan, basahin natin. 1.7 mega ohms. Klaro? So, ang gagawin natin, tatanggalin ko na yung kulay pula. Yung kulay itim ay standby. Tatanggalin ko. Yaw, yan. Tatanggalin ko, ililipat ko sa kanan. Yun, oh. So, 1.7 mega ohms. Ito yung sinasabi ko, no? Klaro, malinaw. Okay, malinaw na malinaw na itong isinalpak natin na driver board ay good ang IPM. Kumpara ho natin dito sa, ano, sa stock, original na parts ng refrigerator na to, may problema ho yung ating IPM. Hindi na po accurate. Okay? Hindi na po accurate yung ating IPM. Klaro? Oh, yes, so, Daddy. Ang tanong, sige ka master, okay, granting na okay nga yung board mo, yung driver board mo, at itong IPM ng driver board ng refrigerator na to ay sira na, ika nga. Okay? So, hindi na accurate yung sabi mo, hindi na accurate. May problema yung ating IPM. Ngayon, ano yung epekto nito sa refrigerator kapag kasira na ang IPM o may hindi na accurate ang IPM? Okay? Anong magiging epekto niyan? O, edi salpak natin. Okay? Isasalpak ko ho yung ano, no? Yung ano na to? IPA yung driver board na to. Oh. Tayo ulit tayo. Tayo. Yan. Yan. So, solo flight ho tayo ha. Yan. Solo flight. Tanggalin ho natin tong driver board ko. Yan.
para mapatunayan sa inyo na tama ang aking pinagdadaldal dito. Okay? Hindi ho tayo nagtuturo ng mali. Bagkos, tama ho yung ating itinuturo para ho tularan ho tayo ng ating mga kababayan technician at maging magbabuting halimbawa ho tayo sa kanila. Yan. Yun. Yan. Nilagay ko na yung communication, nalagay ko. Yun, nadali pwede bukas lang. Yan. So, konektado na lahat ha. Konektado na ho lahat. Yan, konektado na ho lahat. Yan. Gagawin ho natin. Papa-andre na ho natin to. Yan. Okay. Standby ka lang dyan. Pandre na natin. Okay. Siyempre, ibalik muna natin to dito. Yan, balik natin. So, naibalik na ho natin yung kanyang terminal. Then, plug na natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yun. Tingnan natin. Yun o. Yun o. O, kaisa-isang blink lang, mga kamaster, o. Diba? So, yun, may humabol pa, may humabol, may humabol. Yun. Bilangin natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 blinks, combination niya ay single blink. Okay? Single blink. O isang blink lang sa driver board. Okay? Ito yung sinasabi kong epekto. Okay? Ang epekto ho nito kapag siraho ang ating IPM, single blink lang. Okay? Kasi marami pong nalilito na minsan sinasabi nila na isang blink lang compressor na agad. Hindi po. Ang may problema po dyan ay IPM. Okay? Hindi na po accurate. Okay? So, ang gawin natin, since na single blink, di salpak ko natin itong ating driver board. Pero bago yan, syempre, unplug muna natin. Unplug. Yan. Unplug natin. Yun. Unplug. Yan. Then, tingnan natin dito. Tanggalin muna natin itong ulit na driver board. Yun. Ayun. Yan. Okay. Ito, dito ka pre. At ito naman, salpak natin dito. Yan. Ito yung aking driver board. Tingnan natin kung dispalanghado rin to. Yun. Yun. O yan, nakabit na. Yan o, nakabit na yung ating driver board. Gawin natin. As is, plug natin. Yan. Plug. Yeah. Tingnan natin dito. Kung magbiblink pa nga ba ng single blink. O yun, nadali pwede pakasalan o. O yan, sinasabi ko. O diba? So, gumagana na ngayon ang compressor. Okay. So, klaro, no? Malinaw sa ating mga kababayan na technician, no? Na kapag ho, may problema ang ating IPM, okay? Pag may problema ang ating IPM, hindi na po accurate, okay? Ang tendency po niyan, unbalance ho yung kanyang reading. Doon po sa UVW, sa terminal ng ating compressor, unbalance ho yung kanyang reading. Klaro? So, magiging 0.6, 0.9, tapos yung isa naman 1.7. Kung kayo po ay kukuha ng IPM accuracy, dapat ho equal, okay? Dapat po equal ang ating makukuhang resistance, okay? Doon sa terminal ng ating compressor, doon sa baba, okay? Dapat may makuha kayong 1.6 lahat or 1.7 lahat, okay? Pero kung halimbawa, yung inyong nga nakuha, unbalanced, asahan nyo po na hindi na po accurate yung inyong IPM, kagaya ng ating na encounter sa mga oras na ito, mga kamaster. Klaro? Oh, yes, so, sana po, no, nakatulong itong munting video na naman na aking ibinahagi na napakahalaga sa ating mga kababayan technician, maging doon sa mga customer na gusto mag-DIY sa kanilang mga refrigerator. Mga sir, mga ma'am, mga manuy, mga manay. Yan, ito na po ang mga pinakahihintay yung video ni kamaster. Kapag ka nag-blink po ng isa ang inyong driver board, ibig sabihin, may problema ho yung ating IPM. Hindi po accurate yung ating IPM. Kaya po, every time na tayo ay nag-check, nag-evaluate ng unit, lagi po tayo nag-check ng IPM accuracy. Klaro? IPM accuracy. Ang tawag po dun sa ginawa natin kanina ay IPM accuracy para malaman natin kung good pa yung IPM, kung accurate pa yung IPM, okay, o ito ay bad na. So, ang nakita natin ngayon ay may problema na yung ating IPM, mga kamaster. Okay? So, kapag ka-standby ho yung ating, ano, yung ating ilaw, ibig sabihin, operational ho yung ating compressor, mga kamaster. So, kuhanan ho natin siya ng, ano, ng amperahe. Yan. Tingnan natin, may pressure pa. Ayan, 0.34. Okay, so naniwala na kayo na ang ating compressor ay operational. Okay, klaro. So, napakahalaga po ng ating ibinahaging kaalaman na naman sa mga oras na ito patungkol dito sa ating driver board. Wala pong problema sa motherboard ha. Yung 10 blinks, ano lamang ho yun, response lamang ho yun ni system, no? Yung 10 blinks, response lamang ho yun ni system na may problema yung ating
board sa pamamagitan ng 5 volts communication na to. Okay? Nagfi-feedback ho yung ating communication na hindi niya kayang paan na rin si compressor kaya nag-flash on siya ng 10 blinks. Pero not necessarily may problema yung ating motherboard. Wala akong problema yung ating motherboard, okay? Ang may problema lang ho dito ay ang ating IPM at ito na nga po yun mga Kamaster. Okay? Oh, yes, so, operational daddy. Ho ang ating compressor, may problema lang ho ang ating driver board. Saan doon yung IPM? Klaro? 2,000 years later. So, ayun mga Kamaster, no? Okay na po itong ating refrigerator na i-lagay na ho natin ito doon sa kanyang kinalalagyan. Ngayon, ang naging problema ho nito, ito po. Okay, pakita ko sa inyo. Itong driver board, okay, sira na ho yung IPM niya. May problema na ho yung IPM niya. Then, ito hong leak, okay, sa condenser drain pan. Okay, ano, nagkaroon ng leak. Okay, then pinalitan na rin ho natin yung kanyang filter dryer. Okay, so, okay na po yan. Ngayon, anong issue dito na naman? Ang issue dito, pansin nyo yung ating refrigerator, halos wala na ho siyang ano, no, ano. Dito sa kaliwa, wala na hong space, wala hong ventilation. Then sa kanan naman, halos taas lang yung may ventilation. Okay? So, nire-required ko ho sa ating mga minamahal na customer na kailangan po, kaliwat kanan likod, mayroon po tayong ventilation na tinatawag. Pansin nyo, nasira ho yung IPM natin. Bakit? Kasi nga ho, hindi mailabas ng condenser yung kanyang sobra-sobrang init dahil nga kulob na kulob, no? Ipit na ipit, ayun, nasira yung IPM, nasira yung board. Buti yung driver board lang, buti hindi tinamaan yung compressor. At eto pa, since na okay na rin naman, pero yung ating compressor ay tinamaan ho talaga yung mechanical. Hindi ho siya makahataw ng bonggang-bongga, ika nga, hanggang 110 PSI siya. At oh, at least kahit papano naman, pumasok naman sa standard. Pero ang pinakamagandang bomba natin ay at least 150 to 180 man lamang. Eh, kanina, ngayon, ay 110. Kahit papano, acceptable. Pero, indication lamang yan na talagang tinamaan din talaga. Nagsuffer din ho talaga ng sobra-sobrang init ang ating compressor. Kaya ho nasira yung ating driver board. Buti nga kamo driver board lang ang tinamaan. Okay, mga kamaster, kaya pansin nyo, nagkaroon ng leak. Bakit? Eh, maghahanap ho na maghahanap yung ating refrigerant o temperature o high pressure, high temperature ng mas mahinang part. Eh, dun siya nakakuha sa may ano, sa pinakamahinang part ng drain pan. Kaya dun siya nagkaroon ng leak dahil nga nababad sa tubig. So, paalala lang sa ating mga kababayan ng mga customer, no? Kung kayo ay may refrigerator, pag sumakitan po natin, lagyan po natin ng space sa kaliwat kanan, pati sa likod. Kahit papano, at least isang dangkal man lamang. Okay, klaro? Oh, yes, so, okay na daddy. Po yan. At least kahit papano, eh, nagawan po natin ang paraan yan. Pero kailangan, sinadjust po natin sa ating minamahal na customer na huwag nang lagay ng sobra-sobra. Okay? At least ngayon, nakasalalay sa kamay ng ating minamahal na customer yung buhay ng compressor. Okay? Huwag na po masyadong lalagyan ng napakaraming laman. Okay? Klaro? Kasi nga ho, mahina na ho yung ating compressor 110 up to 110. So, pasok pa naman siya sa standard pero yun nga, ang pinakamaganda 150 to 180. Klaro? So, okay na po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po nakatulong itong munting video na aking binahagi, no? Sa ating mga kababayan technician patungkol dun sa kung paano mag-check ng IPM accuracy ng driver board, particular sa mga Samsung digital inverter. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.